the books of the Bible, time-tested and reliable. Scripture has a power that's undeniable. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, 1 and 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, and Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, and Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. The books of the Bible, their wisdom's verifiable. Scripture has a power that's undeniable. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians 1 and 2, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 and 2 Peter, 1 and 2 John, 3 John, Jude and Revelation, the books of the Bible, time-tested and reliable. Now you know all 66 books of the Bible. Hello mga bata! Panibagong linggo, kaya meron na naman tayong bagong matututunan sa ating online junior worship. Excited na ba kayong makilala kung sino ang modelo natin ngayon sa pananampalataya? Kung oo, tayo ay magsimula na sa pananalangin. Samahan niyo si ating mag-pray. Tara! Aming Diyos Amang nasa langit, magandang umaga po sa inyo at maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng panibagong araw ngayong linggo upang muli matuto at makapakinig ng salita mula sa iyo. Amin pong hinihingi ng kapatawaran ng aming mga nagawang kasalanan noong nagdaang linggo. Sadya man po ito o hindi, hinihingi po namin ito ng kapatawaran sa iyo. At minsan pa, linisin mo kami at gawing karapat-dapat upang mag-aral ng iyo pong salita. Buksan mo po ang aming puso at ang aming isip upang mas malaman namin matutunan at salita at aral na mula sa iyo. Tunay nga na ikaw nawa ang mataas at mapapurihan sa araw-araw na ang aming buhay maging sa gawain namin ngayon. Purihin ka po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O mga bata, sabay-sabay nating awitan at sayawan ang ating Panginoon.
I'm so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. And the mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Member verse natin ngayon ay matatagpuan sa pahayag 13:9. Napaka-iksi lang ng verse natin. Ang sabi doon, ang lahat ng may pandinig ay makinig. Ang dali lang, di ba? So, para mas madali pa at ma-memorize natin agad, lalagyan natin ang action. Sabi doon, pahayag 13:9. Ang lahat ng may pantinig ay makinig. Pahayag 13. Ulitin natin, dahan-dahan pa. Pahayag 13:9. Ang lahat ng may pantinig ay makinig. Pahayag 13:9. O, isa na lang. Pero medyo mabilis na ng konti. Pahayag 13:9. Ang lahat ng may pandinig ay makinig. Pahayag 13:9. Ngayon, kayo naman. Mag-a-action ako. Kayo magre-recite. Very good!
So sabi ng talata natin, di ba? Ang lahat daw ng may pandinig kayo, may pandinig, di ba? Dapat daw ay makinig. So katulad nung kay Samuel, sabi doon, di ba? Si Samuel, tinawag siya ng Diyos, narinig niya, at nakinig siyang mabuti. So nakikinig tayo sa salita ng Panginoon, makinig tayong mabuti para magawa natin yan. Okay? Excited na ba kayong makilala kung sino ang ating modelo sa pananampalataya ngayong umagang ito? Bago yon, ihanda niyo muna ang inyong notebook, ballpen at Bible para magamit natin sa pagsisimula ng ating pag-aaral. Ang modelo sa pananampalataya natin sa umagang ito ay nagpakita ng malaking pagtitiwala sa Diyos. Sikat ang pangalan niya, pero kilala niyo kaya siya? Tignan natin at panoorin ang kwento niya. Tara! Ang mga Israelita ay makikipaglaban sa mga Filisteo. Wala silang mga sandata dahil wala ng panday o tagagawa ng sandata sa Israel. Sina Saul at Jonathan lamang ang may tabak. Ang iba ay walang dalang patalim kaya hindi sila makalaban. Kaya naman sila ay natatakot at pinanghihinaan ng loob. Isang araw, sinabi ni Jonathan, ang anak ni Saul, sa tagadala niya ng mga sandata, na pumunta sila sa kampo ng mga Pilisteo dahil natitiyak niya na tutulungan sila ng Diyos. Pagtatagumpayin ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ng marami o ng kakauntimang tao. At lumakad na silang dalawa. Sinabi ni Jonathan ang plano niya. Tatawid sila at magpapakita sa mga Filisteo. Kapag sinabi nilang hihintayin sila, hindi sila tutuloy sa paglapit sa kanila. Pero kapag sinabi nilang lumapit sila, lalapit sila sa kanila sapagkat iyon ang palatandaang sila'y pagtatagumpayin ni Yahweh. Nang matanaw sila ng mga Filisteo, sinabi ng mga ito, "Hayun, naglalabasan na sa lugar ang mga Hebreo." At hiniyawan nila sina Jonathan, "Halik kayo rito at may sasabihin kami sa inyo." Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng sandata, sumunod na siya sa kay Jonathan dahil niloob ni Yahweh na sila'y mahulog sa kamay ng Israel. Sinalakay nila ang mga Filisteo. Bumabagsak ang bawat makaharap ni Jonathan at ang mga ito'y pinapatay naman ng tagadala niya ng sandata. 20 ang napatay nila sa pagsalakay na iyon. Nasindak ang mga Filisteo. Niyanig ng Diyos ang lupa at hindi nila malaman ang kanilang gagawin. At nang makita ng mga Israelita na nagkakagulo sa kampo ng mga Pilisteo, ay lumakas ang kanilang loob at sumugod doon. Nang araw na iyon, ay iniligtas ng Diyos ang buong Israel. Ang storya natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Biblia sa aklat ng Unang Samuel, chapter 14, verse 1 hanggang 23. Si Jonathan ay anak ni Saul na unang hari ng Israel. Kilala rin siya bilang best friend ni Haring David. Nakita natin sa ating kwento kung bakit pwede rin natin siyang maging modelo sa pananampalataya. Bakit nga ba? Kasi, number 1, malaki ang tiwala niya sa Diyos. Kahit na pinanghihinaan ng loob ang mga kasama niya, naging malakas ang loob ni Jonathan.
at naniniwala siya na makapangyarihan ang Diyos. Sinabi niya nga na kayang pagtagumpayin ng Diyos ang Israel kahit na ilan ang bilang ng tao nito. Pangalawa, matapang siya dahil kasama niya ang Diyos. Naniniwala sila na kasama nila ang Diyos, kaya kahit dalawa lamang sila ng kasama niya, sumugod sila sa kampo ng kalaban. Naniwala sila na ang Diyos ang mag-iingat at lalaban para sa kanila. Tiyak sila na sila ay magtatagumpay. At dahil nga malaki ang pagtitiwala ni Jonathan sa Diyos, naging matapang siya. Biruin niyo, 200,000 ng mga tao, pero sinamahan at tinulungan niya sila ng Diyos. Ginawa ng Diyos na sila ay maglaban-laban. At alam niyo ang naging resulta? Nanalo ang mga Israelita laban sa mga Pilisteo kahit na wala silang mga sandata. Tunay nga na makapangyarihan talaga ang Diyos. Kaya nga mga bata, lagi niyong tatandaan at huwag na huwag niyong kalilimutan na number one. Dapat ka talagang maniwala lagi na kasama mo ang Diyos. Huwag kang mag-alala o matakot dahil kasama mo ang Diyos. Basta sumunod ka lamang sa mga utos niya, tsak na mapapabuti ka. Number two, maging matapang ka sa lahat ng oras. Kahit na mag-isa ka, kasi kasama mo ang Diyos. Siya ang mag-iingat at mag-aalaga sa'yo. Kaya kahit madilim, hindi ka na dapat matakot. O kapag may sakit o karamdaman, maniwala na ang Diyos ang magpapagaling sa'yo. O kapag may problema naman ang pamilya, katulad ngayong pandemya, maniwala at magtiwala na Diyos ang tutulong sa inyo. Basta mga bata, lagi lamang kayong mag-pray ng may pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos. O huwag niyong kalilimutan yung ating aralin ngayong umagang ito ha. At ngayon naman, tayo ay dumako na sa ating memory verse. Hello mga bata! Ang memory verse natin ay ang sinabi ni Jonathan na nagpapakita ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. Ito ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 14 verse 6. Natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa Kanya. Para mas madali niyang memorize, uulit-ulitin natin na parang sinasabi mo sa iyong sarili. Sabayan niyo ako ah! 1 Samuel chapter 14 verse 6. Natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa Kanya. 1 Samuel chapter 14 verse 6. Natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa Kanya. 1 Samuel chapter 14 verse 6. Natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa Kanya. 1 Samuel chapter 14 verse 6. Natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa Kanya. 1 Samuel chapter 14 verse 6. Natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa Kanya. Huwag niyong kalilimutan na tutulungan ka lagi ng Diyos at walang makakahadlang sa Kanya. Yan ang ating memory verse mga bata. Katandaan niyo yan lagi ha. Paalam mga bata. God bless! Uulitin ko lang mga bata ha. Magtiwala ka sa Diyos at maging matapang ka dahil lagi mo siyang kasama. Ngayon naman, tayo ay mag-end na sa panalangin. Let's pray! Aming Diyos Amang nasa langit, Panginoon, maraming salamat po sa kwento ng buhay ni Jonathan na pinakita kung gaano palaking pagtitiwala ang meron siya sa iyo at kung paano ang ginawa ng pananampalataya at pagtitiwala niya sa iyo sa kanyang buhay. Maraming salamat dahil tinuruan mo po kami ngayong umagang ito na maging matapang at magtiwala sa iyo dahil lagi ka namin kasama. Amin pong panalangin, Panginoon, turuan mo po kami na laging manalangin ng may pagpapasalamat sa iyo sa lahat ng panahon at pagkakataon at kahit anumang sitwasyon ng buhay. Turuan mo rin po kami na mas maniwala at magtiwala na kasama ka namin at ikaw ang tutulong at mag-iingat at mag-aalaga sa amin. Ikaw na po ang patuloy na mag-ingat at gumabay sa amin sa pagharap sa panibagong ligong aming kaharapin
at tunay nga ikaw ang mapapurihan at may taas sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga bata, paalala lang ha, sa unang linggo ng March, ang online junior worship natin ay magiging live na. Antayin nyo lang ang chat o tawag ng inyong magiging teacher kung anong oras ang inyong Sunday school at kung ito ay magaganap via Zoom o video call. At antayin nyo lang ang abiso o advice ng inyong mga magiging teacher. See you ha! Umattend pa din kayo! Bye!